Ikatatlumpu ng Hulyo, Martes, ng 17th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinaalis ni Jesus ang mga tao at saka pumasok sa bahay. Lumapit noon sa kanya ang kanyang mga alagad at nagtanong, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinhaga ng mga trigo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang nagtanim ng mabuting buto ay ang anak ng tao. Ang bukid naman ang daigdig. Ang mabuting buto ang mga tao ng kaharian. At ang masasamang damo ang mga tauhan ng demonyo. Ang kaaway na naghasik sa kanila ay ang demonyo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng mundo. At ang mga manggagawa ang mga anghel. Kung paanong tinitipon ang masasamang damo at sinusunog sa apoy, ganito rin ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ipadadala ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa kanyang kaharian ang mga iskandalo at ang mga gumagawa ng masama. At itatapon ang mga ito sa nagliliyab na pugon kung saan may iyakan at pagngangalit ng ngipin. At pagkatapos nito, magniningning ang mga makatarungan tulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Makinig ang may tenga." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ipadadala ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa kanyang kaharian ang mga iskandalo at ang mga gumagawa ng masama. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kalayaang pumili sa pagitan ng mabuti o masama. Pumapanig tayo sa mabuti kung nagiging instrumento tayo ng pagdaloy ng buhay ng Diyos. Kung tinutupad natin ang utos ng Diyos na mahalin siya at ang ating kapwa-tao, sampu ng ating mga kaaway, binibigyang daan natin ang paghahari ng Diyos sa daigdig. Sa kabilang banda, maaari naman tayong maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa sa pamamagitan ng ating baluktot na pamumuhay. Kapag ang masama ang umiiral sa ating buhay, nagiging hadlang tayo para maganap ang paghahari ng Diyos sa ating sarili at sa ating kapwa. May gagawing paghuhukom ang Diyos sa tao. Ang mahalaga ay mabuhay tayo sa katotohanan. Huwag nawa tayong magpalinlang sa sarili nating kabutihan o kabanalan. Mahalagang tingnan natin ang walang pagkukunwari ang sarili nating kahinaan o kasalanan. Sa Diyos lamang maaaring magmula ang tunay na kabanalan. Sa Kanya tayo humingi ng tulong, pagpapatawad at lakas na patuloy na makasunod sa Kanya. Pagsasagawa, bago matapos ang araw na ito, maaari kang magbalik tanaw kung mayroon kang kapwa na nasaktan kamakailan lamang. Gumawa ng paraan para makipagkasundo sa Kanya.